rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. So ito yun. Ito pala iyong naganap. Kaya nagkaroon ng therefore. Ang Panginoong Jesus ay nataas dahil dito. It says, because Jesus humbled himself. So Jesus' humility resulted to him being exalted by Father to the highest place and given a name that is above every name. So makikita po natin dito, ang pagpapala ng Diyos ay nakasalalay sa ating pagpapakumbaba. For this, Isaiah 41 verse 14, it says, huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob, at kayong mga lalaki ng Israel, aking tutulungan ka, sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos ay ang banal ng Israel. So anong nakita natin dito? Yun palang sinabi ng Diyos sa Israel na gagawin kitang bagong matalas na kasangkapang panggiik na may mga ngipin, yung gigiikin ng mga bundok, ano, it talks about Israel being victorious, ano, eh merong munang dapat mangyari. Meron dong isang word na kung hindi po natin talaga tititigan ay makakalusot eh, ano? Ano yung word na yon? Yung sinabi ng Diyos sa Israel, huwag kang matakot, ikaw na uod na Jacob. Yung uod. Let's look at that. Dahil ito po ang isang bagay na dapat maganap. At ang title po ng i-share ko sa inyo ay Maging Uod Muna. So, kailangan po tayong maging uod. Eh, sino bang natutuwa na tawagin siyang uod? Pero talaga, kung gusto mong maranasan ang kilos ng Diyos, kailangan nagpapakumbaba. Maging uod. Walang may pagmamalaki kundi ang Panginoon. Pakinggan mo magsalita ang sino man, mahalata mo kung anong ipinagyayabang niya. Hindi ang tingin ng tao ang magpapasya ng ating halaga, kundi ang tingin ng Diyos sa atin. And I'm reminding you, wala kang dapat patunayan sa Diyos. Kilala ka niya at minahal ka niya bilang ikaw. With all your lacks, with all your inadequacies, minahal ka niya bilang ikaw. So maging isang uod and be comfortable with it. Isang uod na walang ipinagmamayabang. Pahalagahan ka man o hindi man, doesn't matter. Dahil hindi nababawasan o nadadagdagan ang halaga mo sa kanilang pagtrato sa iyo. Bakit? Kasi sa Diyos mo kukunin ang iyong halaga. Kasi pag ang thinking mo ay hindi ka uod, mag-i-expect ka ng tratong akma sa estimate mo. Anong tawag doon? Sense of entitlement. Ayang mga nagtatago yan sa salitang, dapat in-inform ako. Dapat pinauna ako. Dapat hinintay ako. Bakit? Nagka-expect siya ng special treatment eh. Bakit? Eh mataas nga ang estimate eh. Hindi nga siya uod eh. Dapat binati ako. Gusto ng mga yan sila laging babatiin, iimbitahin, papapasukin, pauupuin, iistimahin, alaga. Bakit? Ayun ang estimate sa sarili eh. Tayo. Dahil in the very beginning, in the very start, wala naman tayong pagmamalaki. Hindi naman mataas sa pinanggalingan natin eh. Kahit pa anong tayo mo sa buhay, anong nakaya mo, anong talino mo, all those things were given to us. Ibinigay lang yun sa atin. Kaya, church, ito po ay kailangan para maitaas tayo ng Diyos. Kaya sinasabi ito ng Panginoon, because He loves us so much, gusto niyang itaas tayo. Gusto niyang ipromote tayo. Gusto niyang pagpalain tayo. And this is the condition. Ito ang kailangan. Kaya kapatid, alam ko naman kayo mapagpakumbaba na, pero hingin pa rin natin ng biyaya. Nasabihin ng Diyos sa atin yung area ng buhay natin na kailangan i-deal. Kailangan gawing uod.